Magandang umaga, Jerry. Ano na ang rekomendasyon ng PBOX sa mga lokal na pamahalaan? Pwede na bang bumalik sa kanilang mga tahanan ng mga evacuee, Jerry? Yes, amigo. Good morning. Rekomendasyon pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX. No human activity pa rin doon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, hindi pa rin pinahihintulutan na bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente o evacuee doon sa paanan ng bulkan. Mataas pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon batay sa ginagawang monitoring ng PBOX. Pero ayon kay Mayon Volcano Observatory Senior Science Research Specialist Paul Alanis, mababa na ang posibilidad na mauwi sa malakas at mapaminsalang pagsabog ang bulkan. Ang PBOX naman po, hindi pa rin binababa na ang alert level 3. So, ganun pa rin ang rekomendasyon namin. Dapat wala pa rin talagang tao dun sa 6-kilometer permanent danger zone. Based on our assessment, mukhang ano naman, mababa na ang possibility. Bagamat nandun pa rin, yung possibility na yun, pero mababa ang possibility na magkaroon ng explosive eruption. Pero ganun pa man, dahil mataas pa rin yung mga volcanic earthquakes, patuloy pa rin yung mga rockfall, at paminsan-minsan nagkakaroon pa rin tayo ng mga pyroclastic density currents, hindi pa natin ibinababa ang alert level status ng Mayon. Amigo, isang senaryo na lamang ang tinitingnan ng PBOX batay sa ugali pinapakita ng Bulkang Mayon. Ang nakaraang 2006 eruptions na matagal ang paglalabas ng magma at lava mula sa crater nito hanggang sa tuluyang humupa. Yun yung nakita nating behavior na pinapakita niya is similar to yung sa 2006, kung saan maraming mga lava flows ang inilabas ng Mayon Volcano. Batay sa datos ng Mayon Volcano Observatory, mula 5 a.m. ng Sabado hanggang 5 a.m. ng Linggo, may 185 volcanic earthquakes at isang panandali ang paglabas ng lava na tumagal ng 39 na segundo. Mayroon ding 92 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 9 na segundo. At 152 rockfall events, isang pyroclastic density currents o uson, 2,479 tonelada ng sulfur dioxide naman ang binuga ng bulkan na may katamtamang pagsingaw na ipinadpad sa hilagang silangan ng Bulkang Mayon. Yan ang latest mula dito sa Legazpi City. Albay, balik sa iyo, amigo. Jerry, pinapayagan na ba ng mga otoridad yung mga nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone na makauwi doon sa kanilang mga bahay para tignan yung kanilang tahanan at yung kanilang mga pananim at pagpapakain sa kanilang mga alagang hayop doon, Jerry? Yung mga kalalakihan, amigo, pinahihintulutan naman na makabalik, pero merong limitadong oras para asikasuhin yung kanilang mga pananim at yung kanilang mga hayop dun sa kanilang mga tahanan dun sa 6-kilometer permanent danger zone dito sa Bulkang Mayon, amigo. Ayun, ibig sabihin, hindi bumababa yung level ng paghihigpit ng mga otoridad doon sa ating mga kababayang nakatira dyan sa 6-kilometer permanent danger zone, Jerry. Yes, amigo, hindi pa rin nagbabago yung kanilang deklarasyon na no human activity o hindi pinahihintulutan na bumalik yung kanilang mga pamilya at doon manatili doon sa kanilang matahanan doon sa 6-kilometer permanent danger zone dahil delikado pa rin ang aktibidad na pinapakita ng Bulkang Mayon, amigo. Eh, yung mga nakatira doon sa 7-kilometer to 8-kilometer extension ng danger zone na Jerry, sila ba ay pinahintulutan ng makabalik doon sa kanilang mga lugar? Yes, amigo, yan yung kukumpirmahin natin. Mayroong balita na pwede nang bumalik yung nasa 7-kilometer permanent danger zone ng mga pamilya. Pero alamin natin sa mga local government unit kung pinahintulutan na sila ay makabalik doon, amigo. Oh, at meron ka bang update, Jerry, kung kamusta na yung ating mga evacuees sa mga evacuation center dyan sa Albay? Medyo matagal-tagal na sila doon, Jerry.
Eh, sabi ko, halos dalawang buwan na nga yung pananatili ng mga residente doon sa mga tinalaga evacuation center. At wala namang napapabayaan ayon sa Department of Social Welfare and Development. Meron pa rin sapat na supply para mabigyan ng family food pack yung mga residente doon, amigo. Oo, pero sana masilip din natin, Jerry, ano, para at least meron tayong confirmation doon sa mga evacuees kung talagang sila ba ay hindi napapabayaan at sila ay patuloy na nabibigyan ng kanilang mga pangangailangan doon. At kagaya nga ng ating sinasabi, eh, hindi lang sana puro dilata at noodles yung naibibigay dahil baka naman sila magkasakit, ano, pagka yun pa rin ang kanilang kinakain sa araw-araw, Jerry. Yes, amigo, yun yung ating pupuntahan mamaya. Mag-iikot tayo doon sa mga evacuation center at alamin natin yung mga kalagay ng mga kababayan natin doon na halos dalawang buwan ng mahigit yung kanilang tinatagal doon sa evacuation center kung maayos pa ba yung kanilang mga kalagayan doon, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay.